Guys, what is your biggest flex? Ano yung biggest flex ninyo sa mga sarili ninyo or sa pangkabuuan? Andre? Siguro ang biggest... Guys? Kaka-guys naman ako. Alam mo, guys. Biggest flex ko siguro yung... Abstract. Kung nasan ako. Kung... siguro kung nasan ako right now. Kasi, before kasi, na-experience kong mag-bully and na-experience kong masabihan ng hindi ko deserve for kung ano yung mga meron ako. And yun, parang hindi naman sa paghihiganti sa kanila, sa mga nagsalita sa akin, kundi gusto ko lang din sabihin sa mga taong na nabubully and sa mga taong nakaka-experience ng low yung ano nila, yung self-esteem. Yeah, low self-esteem nila na kaya din nila like me. Kasi hindi naman, walang ibang tao magpupush sa sarili mo kundi ikaw lang. And that's all. Thank you. Thanks, Andre. Lasis, what is your biggest flex? My biggest flex, I think that I'm just open. That I'm true to myself, that who I am. I think that's it, what should we are all flexing about. And I think that's my biggest flex. I just open up to people and I'm showing who I am. I'm not trying to be somebody else. And I think that's big already. Is your heart big? My heart big? What it called fist. In English? Fist. It's like that. Wow. Okay. So you're a kind of hearted person. Oh, wow. So mine, this is person. Big. This is big. Okay. Oh, kind-hearted. Ano yung sa'yo, Anthony? Hold on, I was just saying to Liz, how tell me when to stop this. Huh? Tell me what size? The joke now. Bro, did you understand the question? What's your biggest flex? Not what your biggest, I know, bro. The time that you saw your the biggest corn you saw. I thought Mama Jai was saying, what's my biggest flex? What's your big flex? Alec heard that, said who have the biggest flex in boys, from boys. Yeah, that's why he was like, he was trying to put his hand up, but then Andre went first. No, guys, watch episode 2. When we flexing our biggest flex. Yeah, my biggest flex would probably be my mindset. I think I said the same thing in the video as well. It's all about mindset for me because it's mindset over matter, right? Dito sa industry natin, mahirap talaga. It's so dense. Nakikita mo naman kung sino ko, mga kasama ko dito. Everyone's very talented. Everyone's very good-looking. There's only a little bit that sets us apart or that makes us unique. So I really hone in on my personal skills, and my personal skill is to have a great mindset and to have an optimistic mindset. Because that's where, you know, we can, I think that's where a lot of artists fall short sometimes, right? Yung mindset nila talaga. We have to be patient. We have to always be optimistic about what tomorrow will bring. Kasi as I said in the video, hindi talaga natin alam kung anong, what tomorrow is gonna bring it. We might wake up tomorrow and, you know, we're going to be in the next leading man. Like Liz is. Dating men? We can wake up and date men? What did you say? No, leading men. Leading men. Like Liz Rustamov. But, you know, unfortunately, you know, we still wake up every morning. Yeah. So it's all just about having a great mindset. Perfect. Having a great mindset is very, very important, especially nowadays. Na grabe yung sinabi din kayo na ni Lasis ba yun or ni Alec, yung sa pagko-compare, di ba? Sobrang lala na dapat focus ka kung ano yung para sa'yo talaga. Thanks, Anthony. Alec, ikaw, what's your biggest flex? Lagi ko itong sinasabi, about my biggest flex talaga kasi nagsimula talaga kami sa parang mababang pamumuhay talaga. Yun talaga. Kumbaga, nung pandemic kasi, naging isa akong GrabFood delivery rider. So, lagi ko fine-flex yun. Opo, DJ Jai, opo. Nanggaling po ako sa isang
kumpanya ng pagdi-deliver ng pagkain. So, frontliner ako noon nung pandemic. So, yung talagang biggest flex ko, kumbaga, sabi ko, hindi naman porket naging grab food delivery rider o wala na mararating sa buhay. Kumbaga, naging stepping stone ko ngayon pagdating sa gantong pangyayari. Kasi yun yung naging ano ko, naging kumbaga moniker ko pagdating sa loob ng bahay ni Kuya, yung most valuable rider. So, yun nga, patuloy na pag-angat sa buhay, kumbaga nang galing sa mababang pamumuhay. Tapos, wag hihinto sa pangarap. Kumbaga, i-flex mo lang kung ano yung mga naging achievement mo sa buhay. Ang saya, ang galing lang, no? Alam mo, totoo yan. Kahit ano, kahit hindi nga sa pagiging rider, eh. Sa kahit anong uri ng trabaho, di ba? Wala naman siyang nagkaiba talaga. Kasi end of the day, di ba, gigising ka sa umaga para gawin yung responsibility mo, kung ano man yung trabaho meron ka. At pag-uwi mo matutulog ka, pare-parehas pa rin naman lahat. Diba? Wala na, nagkakaiba lang talaga siya. Like, siguro, kung ano yung privilege na naibibigay sa may mas magagandang trabaho. Pero everything happens for a reason. Like what you mentioned, diba? If not because of your experience as a Grab delivery driver or as a rider before entering the house of Kuya, pwedeng hindi nagkaroon ng pansin yan sa nag-audition ka kasi wala something kakaiba sa'yo, diba? Yes, tama. In God's perfect timing talaga lahat.